na baka itong global financial crisis na ito ay tumama sa ranggo ng mga marino? Ang nangyayari kasi, Jay, last year, there was a shortage of roughly 12,000 officers all over the world. No? Mm-hmm. Medyo nagkaupo, nagkahirap pa na nga rin pati sa mga ratings, no? Mm-hmm. Last year. And then there was this financial crisis, mm-hmm. global financial crisis. So, before that, there was also an order of roughly 12,000 vessels to be delivered up to the year 2012. Mm-hmm. No? Mm-hmm. Kung hindi man matuloy ito, pero may crisis tayo, may shortage na tayo sa officers, di ang mangyayari ito, magkaroon lang ng balance. Ayun. Ah, so walang kaba. So hindi masyadong apektado. Oh, magkaroon lang ng balance kasi nagkahirapan talaga maghanap ng opisyal noon. Mm-hmm. While it takes only 2 years to build a ship, it would take at least a minimum of 10 years to create a captain, to make a captain. Ganun katagal. Or mm-hmm. Yeah. Okay. All right. Ang tanong diyan eh, ako, kwara, gusto ko ma-orient kasi yung mga manonood eh, sa isang barko na pangdaigdig, yung international sea vessel, ilan ang sakay niyan na tripulante? It has roughly, depende sa laki ng barko, mayroong 15 and then it could go to about 25. Isang barko? Pero nung araw, yung mga sinasabi ko sa yung 15 lang yung mga crew, meron yan dati mga 35 ka tao. Eh, saan yung mga tigatiktik na sinasabi, yung mga ordinaryo, ano? Doon din sa barko? Doon din sa barko. Yeah. Kasama rin yan? Yeah, kasama rin. Alright. Okay. Isa pang ano, para pagka ba nakasakay ka sa barko, libre ba? Paano yung pagkain ninyo? Libre lahat. Libre lahat. Pero sabi nila, may mga nababaliw daw dyan. Yung mga nagsisimula lang. Kasi, kumisan daw, ilang pong araw kayo nasa dagat, wala kayong nakikita ng lupa. Sa tagal ko naman nagbarko, Jay, wala pa naman ako nakasamang naging baliw. Uh-huh. So, paano yung mga malulungkot na gabi at yung mga maulan, malalamig na panahon? Nasa iyo na yan, magbasa ka, may recreation room kami. Manonood ka ng video, magbabasa ka. Poems, may mga instruments din doon. Okay. Kanta ka. Alam mo, gusto natin pahabain pa itong usapin na ito. Siguro sa mga susunod na panahon, iimbitahan ka ulit namin ni Partner Jay. At mamaya, makakasama naman natin ang Luneta Seafarers Foundation, Partner. Okay. So, thank you so much for joining this program, Mr. Ramirez. Maraming salamat, Will, at maraming salamat, Jay. Okay. Magbabalik po kami, makalipas naman ilang saglit. Tuloy po tayo mga kaibigan sa ating usapang marino ang kabilang dito sa Get It Straight. Kanina, pinag-usapan natin tungkol sa mga dayuhang naglalayag ngayong gabi naman sa bahagi ng Marino. Yes, kasama natin. Domestic naman tayo. Kasama natin ang Luneta Seafarers Foundation. Walang iba kundi ang Vice President overall ng Luneta Seafarers, Attorney Giovanni Lopez. Good evening, Attorney. Yeah. And likewise, we have the General Manager or the Assistant General Manager ng Luneta Seafarers Foundation. Magandang gabi po sa inyo. Sige. Ano itong Luneta Seafarers Foundation na ito? Ang Luneta Seafarers Welfare Foundation, mm-hmm. otherwise called the Luswell, okay. situated along the Strip of Calau sa Luneta, uh-huh. over 3,000 square meters, mm-hmm. which we lease from the national government uh-huh. through NPDC. Okay. Now, the main vision and mission of Luneta Seafarers Welfare Foundation or Luswell is to make the foundation the premier center of sea-based manpower mm-hmm. in the whole Asia, or perhaps the world, mm-hmm. equipped with prime facilities and equipments mm-hmm. in furtherance to the goal of the ito yung maraming mga yeah, ano? Yung parang kubol-kubol malapit lang. Sa National Library. Yun ba yun? Okay. When was the foundation founded, Attorney Lopez? Well, the foundation was founded along May 2007. Along May 2007. All right. Ano naman ang okay, nabanggit niyo yung so paano yung ano ito? Welfare foundation for the seafarers, ganun ba? O paano? Not only for the seafarers, sir. All right. Parang the Luswell is created to balance the interests
of the seafarers on one hand and the legitimate and viable mining agencies on the other hand. So what services did you offer to them? To start with, ano? Kasi maraming tao palagi ron eh. If we can give historical background. Sige po. Mr. Santos, go ahead. Way back 20 years ago, the mining agency or ito the seafarers ng mga tripulante. Ang umpisa po niyan yung mga seafarers naghahanap ng trabaho. That started, I understand, way back during the 70s when they were stationed at Santa Cruz. Okay. Now they moved to KM Calao. I mean, there were so many mining agency along that area and therefore they decided to stand by there, wait for the mining agency to recruit them. Doon nagkakukulampulan yung doon sila nagkukumpulan. Now, the national government saw this and also the local government together with the union of the various seafarers. So, the national government thought of, hey, why don't you put something instead of them just going loitering around the sidewalk, why don't you give them a decent place where they can negotiate properly? Okay. So, the foundation was now made. You know, the foundation started end of 2006 and was completed by 2007. April. So we on the request of the mining agency, they said we cannot just do it right there. We have to have some area, small area or sort of an office. No, so they told us, okay, why don't you make 1 square meter? We'll do as long as there's a decent table that they can negotiate. And so that's what we did. Mr. Santos, correct me if I'm wrong. Yes po. Kung natatandaan ko nung lagyan ng mga parang kubol-kubol yan, way back mga panahon ni Mayor Atienza, yes, nung sir. Nagkaroon kayo ng... Yes, sir. But, yeah. Okay. So nagsimula yun, gano'n. Para hindi na pakalat-kalat sila, yes, sir. May bawat kubol, nandoon yung mining agency. Yes, at makakausap nila ng maayos yung mga nag-a-apply ng trabaho. Opo. Yes, okay. Alright. Balikan ko lang yung mission. Yung mission. Well, the mission, sir, parang put differently in simple terms. Ang mga mandaragat natin, sila mabagong bayani. Okay. At nararapat lang ibigay natin ng mga serbisyo. Nararapat ng serbisyo sa kanila. Kahit mamalilit na serbisyo lang. Okay. That's why the seafarers, the foundation, made it a point to make the foundation a one-stop center. Ang ibig po sabihin ng one-stop center, pag pumunta roon ng aplikante o yung mandaragat, wala nang problema. Unlike before. Meaning, nandun na yung ahensya. Nandun na ahensya. We brought POEA there. We brought OWA there. We brought Marina there. PRC. We brought PRC there. Then all the boots, all the mining agencies were given a special recruitment authority para legalize lahat. Unlike before. One-stop shop. One-stop shop, sir. Unlike before, maswerte ka na if you can siguro visit 2 mining agencies in a day for a seaman. Kasi pupunta sa Ortigas, lilipat ka na naman. Now we have Luneta, so, seafarers, na andyan na lahat. So pagpunta mo roon, halimbawa, pumunta ka sa isa, hindi kayo nagkasundo, gusto mong malaman yung ibang, ano, makakapunta ka sa ibang booth naman. So, meaning to say, partner, yung per booth na 1x1 ng size, one agency. Yes, sir. Ayun. Doon na sila nag-a-apply. Yes, sir. Meron din. Kaya pala ang daming tao rin. Kasi minsan nadadaan ako rin. Sabi ko, bakit araw-araw puno yun? Yun pala, Hindi mo na kailangan bumiyahe, nakakatipid ka na sa gastos, nakatipid ka sa pamasahe. Yes, sir. Tapos doon lang. And at the same time, partner, katulad kahapon nadaanan ko, mayroong nagma-microphone doon sa gitna ng opisina niyo. Meron din pala kayong dormitory, hostel. Yes, sir. This is also run by the foundation. Yes, sir. Yeah, it is up. Ano naman itong hostel dormitory na ito? Yan po yung mga kababayan natin na mga walang bahay dito sa Maynila, na galing ng Davao, galing ng probinsya, they can avail. Nasaan to? Nasa taas po ng building namin. Ayun. Doon din sa Calao? Doon din po sa Calao. Ilan ang na-accommodate? Well, we can accommodate as of now 40, but we're putting up a bigger dorm so that it can house more people. So hindi that na, hindi naman, na mahirapan hindi yung mga mahal. Baka hindi naman po. Hindi naman po mahal. Kasi magkano ang per night stay nila? Ang daily rate po namin is 150. Free breakfast. Ano yun? 150 pesos? 150 pesos. Fully aircon. Fully aircon. No? Per